Kumusta mga bata? Ako nga pala si Teacher Mitos, ang inyong guro sa Mathematics 2. Handa ka na bang makinig at matuto? Kung handa ka na, halina't mag-aral na tayo. Ngayong araw na ito ay pag-aaralan natin ang paglutas ng suliranin gamit ang estratehiya. May iba't ibang estratehiya na maaaring gamitin sa paglutas ng suliranin. Alamin natin ang isang halimbawa ng estratehiyang ating gagamitin, ang expanded form o pagpapalawak. Narito ang halimbawa. Bumili sa Arlinlita ng 2 pares ng pantalon. Ang pula ay 355 pesos at ang asul na pantalon ay 424 pesos. Magkano ang kabuuan ng kanyang binili? Ang pulang pantalon ay nagkakahalagang 355 pesos. Kapag ginamit natin ang estratehiyang expanded form, ang 355 ay magiging 300 plus 50 plus 5. At ang 424 na asul na pantalon ay magiging 400 plus 20 plus 4. Tinatanong sa suliranin kung magkano ang kabuuan ng kanyang binili. Ang gagawin natin, pagsamahin muna ang isahang digit, 5 plus 4 equals 9. Sunod ay ang sampuang digit, 5 plus 2 equals 7. Sunod ay ang isang daanang digit o pangkat, 3 plus 4 equals 7. So, ang kabuuan na kanyang binili ay 779. Kung sa expanded form naman, ito ay 700 plus 7 plus 9. So, ang kabuuang halaga ng 2 pantalon ay 779 pesos. Ating tandaan, alamin muna ang hinahanap. Ano ba ang hinahanap sa ating suliranin? Ang kabuuan ng kanyang binili. Sunod, hanapin ang word. Ang word or yung clue sa ating suliranin ay kabuuan. Ibig sabihin, sum or total. Sunod, pagsamahin muna ang mga digit sa isahan, pangkat, sunod ang sampuan hanggang isandaan ng pangkat. Ito ang ginawa natin kanina sa ating halimbawa. At ang panghuli, pangkating muli kung kinakailangan. Upang lubos nating maunawaan ang ating aralin, narito ang iba pang pagsasanay at halimbawa. Unawain ang mga suliranin. Ibigay ang tamang sagot. Si Tomas ay may 6 na 10 pesos, 3 20 pesos at 3 1 peso. Magkano kaya lahat ang kanyang pera? 6 na 10 pesos ay nagkakahalagang 60 pesos. 3 20 pesos naman ay 60 pesos. At 3 1 peso ay 3 pesos. Ang tanong sa ating suliranin, magkano kaya lahat ang kanyang pera? Kapag pinagsama-sama natin ang 60 plus 60 plus 3, ang tamang sagot ay 123 pesos ang kanyang lahat na pera. Ikalawang bilang. Bumili si Raul ng hamburger sa halagang 35 pesos at lemon juice sa halagang 16 pesos. Magkano kaya ang kailangan niyang halaga para mabili ito? 35 pesos ang halaga ng hamburger plus 16 pesos na halaga ng lemon juice. Ang ating hinahanap ay magkano kaya ang kailangan niyang halaga para mabili ito? Ano ang tamang sagot?
Tama! 51 pesos ang kailangang pera ni Raul para makabili ng hamburger at lemon juice. Ikatlong bilang, si Edna ay may 40 pesos na baon. Si Christina naman ay may baon na higit ng 15 pesos kay Edna. Magkano kaya ang pera ni Christina? Magkano kaya ang pera ng dalawang bata? Ang tinatanong ay magkano kaya ang pera ni Christina at magkano kaya ang pera ng dalawang bata? Ang pera ni Edna ay 40 pesos. Kay Christina naman ay higit ng 15 pesos sa pera ni Edna. So, ang pera ni Edna ay 40 pesos na dadagdagan natin ng 15 pesos na ang magiging kabuuan ay 55 pesos. Ito ang baon ni Christina. So, magkano kaya ang pera ng dalawang bata? Ang pera ni na Edna at Christina ay 95 pesos. Ating tandaan, may iba't ibang estratehiya na maaaring gamitin sa paglutas ng suliranin. Maaari kang gumamit ang drawing, algorithm sa pagsasama-sama at expanded form o pagpapalawak. Mahalaga rin na alam mo ang mga pamamaraan sa paglutas ng suliranin. Maraming salamat mga bata! Sana ay may natutuhan ulit kayo sa ating aralin. Paalam!